Limang kaso yan. Limang kaso sa korte ang hinaharap ngayon ng Villa Santibanez. Bakit mo binibigay sa akin to? Ano naman gagawin ko dito? Wala naman akong perang ipangmabayad sa utang ng Villa Santibanez. Yan ang masasabi mo? Hindi ka ba nag-aalala na baka magsara ang Villa Santibanez? Malay ko ba? Bakit ko naman poproblemahin yung problema ng Villa Santibanez? My God, magkakaringkas ako, attorney. No? Ano ba? Sana inisip mo yan bago mo pinilit pumirma noon si Senyor Renato to give you full control of the company. Dahil sa kapabayaan mo, dahil sa maling pamamalakad mo, nalugi na nalugi ang Villa Santibanez. Ngayon, lubog na ito sa utang. Baka naman nakakalimutan mo na ako ang boss mo. Attorney lang kita. Belia, papunta na yung mga pulis na ni-request mo. Apat yung pinadala ni Major Santos. At saka, as long as you need police protection, hindi daw niya ipupull out yung mga tao niya dito. At saka, effective pa rin nga pala yung restraining orders mo against sir. Good. Tatawagan ko na lang si Rowena para magbigay ng regalo kay Major Santos. Nakausap ko na nga pala si Brenda. Ready na daw ang lahat para sa pinaplano mo. Tapos siguro ko sa pala to. So, Monica. Senyora, kung hindi ka interesado na isalba ang kumpanya, bakit hindi mo na lang ibenta ang shares mo? Sa ganitong paraan, mababayaran ng Villa Santibanez ang lahat ng pagkakautang nito. At pinaka-importante sa lahat, magkakapera ka pa. Go! There's just one thing you need to know. You are holding the majority of the shares of the company. Kapag ibinenta mo ang lahat ng shares mo, nangangahulugan ito na ibinibenta mo ang buong Villa Santibanez. Oh, yes, Attorney Romualdez. Ah, oh, sige po, sasabihin ko kay Senyora. It was nice talking to you. Alright, bye. Senyora, we're in luck. May real estate company na interesadong bilhin ang Villa Santibanez. It's a fairly new company but it's very aggressive. Sunod-sunod ang pagpapatayo nito ng Condotel sa South. So, I've arranged a meeting with them today. Anong kumpanya ito? Remiram Real Estates. Have you heard of it? Remiram? Oras na ng paniningil ko, inosensya. Pagbabayaran ni Zero at Angelica lahat ng kasalanan nila sa akin. At sinusumpa ako. Hindi matatapos ang linggo na ito. Lulud silang dalawa sa akin. Basta, ang importante sa akin ay yung offer nila. Ngayon, kung babarutin nila ako, no, thank you. Senyora, beggars can't be choosers. Pasalamat niya tayo may nagkaka-interest pang bumili ng kumpanya. Ano yung beggars? Kumusta ang pasyente Maria? Wala pa rin siyang malay. Pero base dito sa kanyang EEG test, may brain activity. Malakas ang pasyente. Stable naman yung vital signs niya. I just hope na magising na siya soon. Baka hindi na natin mahintay yun. Ano gusto nang mangyari, Doc? Tanggalin ang life support niya? Seryo! Ano bang ginagawa mo dito, ha? Magpapaawa ka na naman. Para ano? Ako maging kontrabida sa anak ko? Ti. Hindi mo talaga alam kung anong gagawin ko para makausap ka, eh. Para ano ba? Ha? Anong gusto mong pag-usapan natin nalawa? Yung pagkikasal natin? Bilang direktor ng ospital ito, desisyon ko na ilipat siya within one week.
Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababaya. Patawarin mo naman ako. Please. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangan humingang tawad sa akin. Natutuwa pa nga ako. Dali, ibig sabihin, wala kang karapatan sa akin. Lalong-lalo na sa akin. Meron. Kasi mahal kita, Marimar. Hindi man totoo ang intensyon ko noon, pero totoong mahal kita. Mahal? Ha? Mahal? Mahal? Tigilan mo na nga yung kasinungalingan mo! At kahit ilang beses mo sabihin sa akin, hindi na ako maniniwala sa'yo! At kahit totoo mo yung sinasabi mo sa akin, wala na akong pakialam! Tapos na tayong dalawa, Serio! Tapos na! Baka nakakalimutan mo. May restraining order ako. At hindi ako magdadalawang isip ni pahuli ka sa mga pulis! Wala akong pakialam sa mga pulis. Hindi ako matatakot sa kanila. Alam ko. Ano akala mo ipapakita ko kay Crusita? Na pinahuhuli kita? Para ano? Nasaan si Crusita? Saan ang anak ko? Saan si Crusita? Serio, please! Stop hurting me! Serio, sa tuwing nakikita kita, masakit ng masakit dito eh! Anong akala mo madali para sa akin lalapitan kita, nakausapin kita? Sa tingin mo, wala akong puso sa ginagawa ko sa'yo? Tingnan mo kung anong ginawa mo sa akin! Tingnan mo ako! I would like to meet Senora Santibanez. She's the President and CEO of Santibanez Corporation. At siya rin ang nagmamayari ng pinakamalaking shares ng kumpanya. Senora, siya po ang representative ng Ramiram Real Estates, si Attorney Romualdez. It's nice to meet you, Senora. Have a seat. Thank you. Nalibot ko na ang buong Villa Santibanez and I like what I see. Nabasa ko na rin yung business proposal niyo. Did you find it satisfactory? Yeah, very much. Galante ang alok niya. Kaya pumapayag ako na ibenta ang 70% ko na share ng Villa Santibanez. Oh, well, you made the right decision, Senora. Pagagawa ko na yung kontrata at sigurado ako matutuwa ang kliyente ko na meron na tayong kasunduan. Rodrigo, pakiuna na yung sasakyan, ha? Salamat. Mommy, are you going to the office? Oo, anak eh. Kailangan pumunta ni Mommy sa office. Si Daddy, when will I see him again? Sige na, anak. Aaway ba kayo ni Daddy? Lose ba talaga kayo ni Sabi? Oo naman. Alam mo, binata pa lang kami pareho noon. Eh, talagang magkaibigan na kami. Alam ba, napakababayero niya ni Serio, no? Lahat ng babaeng pinorma niya, eh talagang nabaliw sa kanya.
pera lang tong isang babaeng ko. Mahal na mahal pa niya. Pero yun lang yung babaeng hindi niya makuha ko. Si Marimar. Anak, meron lang kami hindi pagkakaunawa ng daddy mo, ha? Mami, hindi ko naman makikita si daddy. Kailan ko siya makikita? Anak, I have to go. May late na ako sa office eh. Magkita lang tayo mamaya. I love you, anak. I love you too, Mami. Alam mo, mahal na mahal ni Service pa rin. Alam mo, malabo na at magkabalikan sila. Alam mo, dapat kausapin mo si Seryo. Sabihin mo, kailangan na niya kalimutan si Marimar at huwag nang umasa ka. Dahil baka masaktan na siya ng gusto. At sa bandang huli, hindi rin siya magtagumpay. I'm sorry to keep you waiting. It's okay. Sa'yo na naman ako sa'yo. Lagi mo akong pinaghihintay. What can I do for you? Same dating po? Well, ako gusto ko makasal kami na sa lalong madaling panahon. Pero kung gusto ng sweetheart ko ng mahabang engagement na nasa kanya. Hindi na. Hindi na natin kailangan patagalin. The quicker we get married, the better. Ikaw, baby, pina-flatter mo talaga ako ngayon, ha? Alam mo, parang excited ka nang magpakasal sa amin at mag-honeymoon na tayo. Well, Delia, I promise to be a good husband and a good father to Casita. Which reminds me, gusto ko sana pag nakasal na tayo, gusto kong ibigay ang pangalan ko kay Casita. Apelido ko. Thanks but no thanks. Kahit kasal na tayo, hindi ko gagamitin ang apelido mo. Aldama pa rin ang gagamitin mo. Ganun din si Corsita. Pero Delia... Pero nakapag-desisyon na ako. At hindi na magbabalik. Santibanez, we meet again. Serio? Gusto mong pumasok? Ganyan lang po kayo, sir. Sorry. Balitaan ko nga pala yung tungkol dun sa fake na wedding ninyo. Grabe ka talaga manggamit, Serio. Loser. But your loss is definitely my gain. Balitaan mo na ba yung tungkol sa kasal namin? This time, sisiguraduhin ko na legal at totoo ang kasal namin. Para wala na talagang kawala sa akin si Belia. Hindi ka pwede kasal kay Belia. Hindi ka mahal ni Marimar. Eh, hindi ka rin niya mahal eh. At di nga totoo yung kasal niyo. Isa pa, hindi ka nga pwede makalapit sa kanya. Kahit ano pa sabihin mo, alam kong totoo. Kahit nasabihin mong ayaw na sa akin ni Marimar, kahit nasabihin pa hindi niya ako mahal, kahit di pa niya ako pinapatawad, kahit na hindi pa niya ako pakasalan, eh mahal ko pa rin siya kahit anong gawin. Pero ikaw, kaya pakakasalan mo siya dahil gagamitin mo siya. Sabi mo sinabi, kawawa ka naman. Kulong niyo na yan. Kulong niyo na yan! Sabi! Ang kukulit mo kasi. Yan, anapala ko. Go! Pinakulong ni Rodolfo si Serio? Pumayag ka? Ano naman karapatan niya? Para mabigyan siya ng leksyon.
Akala niya siguro nagbibiro ako. Eh, hindi ka ba lang ba naawa sa kanya? Awa? Bakit? Naawa ba siya sa akin? Niloko niya ako? Alam mo, Inesensya, hindi siya ang lalaking dapat mong kaawaan. Ma'am, nandito na po yung bisita ninyo. Tuloy po kayo. Attorney! Good evening, Ms. Aldama. Kamusta ang pagpunta mo sa San Martin? Good news. Pumayag na si Ms. Santibanez sa ibenta ang company shares niya. At the moment she signs the contract, you will be the new owner of Villa Santibanez. Good. Ito na, Inesensya. Ito na ang simula ng paghihiganti ko. Ipaparamdam ko sa kanilang po. Sigurado ka ba na ibenta mo na yung kumpanya? Oo, no? Tsaka pag hindi ko ito binenta, mawawala rin sa akin to. Malapit na kaya itong resort? Eh, kilala mo ba yung may-ari ng Ramiram Real Estates? Hindi pa. Oh, binibenta mo itong Villa Santibanez nang hindi mo kanila kung sinong bibili? Attorney, ayusin mo na agad ang kontrata. Gusto kong mapasakin na ang Villa Santibanez. Well, don't worry about that, Ms. Bella. Kasalukuyang nasa legal department ang kontrata at ginagawa. At bukas na bukas din, pupunta ako sa San Martin to close the deal with Ms. Santibanez. Monica, ganun talaga sa business. Mga abogado na nag-uusap. Ang mahalaga doon, eh magbabayad sila ng malaki. Siguro, ang yaman-yaman na may-ari ng Ramiram, no? Oo naman, kaso medyo may katangahan. Kasi sa dinami-dive naman ang beach resort na pwede niyang bilhin. Dito pa siya nagka-interes. E palubog na to. Ang bobo talaga na, no? Correct. Parang ikaw. Maraming salamat. Bigyan mo agad ako ng balita tungkol sa negosasyon mo. Of course, we'll do. But would you still want to read the contract before I let Ms. Santibanez sign it? I-email mo na lang sa akin, tapos ibibigay ko sa iyo yung feedback ko. Bibilhin mo ang Villa Santibanez? Oo, Inesensya. Kasama yun sa mga plano ko para magpagiganti. Dahil marami akong tusaw naranasan sa lugar na yun. Pinaramdam nila sa akin na sampid lang ako doon. Ngayon, ako na ang magmamay-ari ng buong resort. Ipaparanas ko naman sa kanila ang hirap na dinanas ko sa kanila. Walang kamalay-malay yan si Angel, na ang mortal niyang kaaway ang nakabilang resort. Actually, at first, I thought she was going to insist on seeing you bago kami makapagkasundo. Pero, nung nakita niya yung offer natin sa kanya, agad siyang pumayag. Mukha talagang pera ang babae na yun. Walang ibang mahalaga sa kanya kundi pera. Maiba tayo ng usapan na ito. Na-check mo ba kung peke yung kasal namin ni Sherry? Well, I checked the records in San Martin. Wala akong nakitang files. I also checked with NSO. Wala rin. So that means, hindi talaga valid ang kasal ninyo ni Mr. Santibanez. Salamat, ha. Seryo, nakausap ko yung ngipin. Kasi bukas ka parang makakalabas, eh. Tumawag na rin ako ng abogado. Ano ba nangyari sa'yo? Okay lang, Mariman. Kung may restraining order kaya, nila ako rito. Alam mo, seryo, mabuti pang gawin mo, kalimutan mo muna si Marima. Obviously, galit pa rin sa'yo yung tao. Huwag mo muna siyang kulitin. Mabuti pang gawin nyo, magpalamig muna kayong dalawa. Paano ano ko? Ano si Rosita? Ang ibig sabihin, wala talagang karapatan si Sero sa akin. Lalo na sa anak ko. Pero anak din ni Sero si Rosita. Well, he has to prove that first. As far as the law is concerned, hindi siya ang ama ni Rosita. And he has no legal right over her. Sigurado ka ba dyan? 100%. Miss Bella, don't worry. Kakampi mo ang batas. Hawak mo lahat ng alas. Hindi ko kailangan mo kumusap ng abogado. Hindi ko kaya mawala yung mag-ina ko eh. Kung sabihin man natin hindi totoo ang kasama. Dito sa puso ko, si Marimar pa rin ang kasama ko. Si Rosita ay anak namin. Why can't I see Daddy? I miss him. I want to be with him. Bibigil. Huwag mo na ngayon, ha? Mag-wait lang ka. Malay ni mo, maayos ng mami ni mo yan, ha? Ba't ba sila nag-aawal? Hindi na nila
love ang isa't isa. Seryo, si Atty. Gatchalian. Atty., si Seryo. Alam na ba niya yung problema? Seryo, tatapatin kita. Tinik ko ang record ni Priscilla. Nakita ko ang kanyang birth certificate. Walang nakasulat na pangalan ng ama doon. Noong una ay dala niya ang apelidong Perez na ngayon ay Aldama na. Pwede yan. Kasi ako ang ama ni Cruzita. So dapat yan Santibanez. Wala nang iba. Ang alam na ko, ikaw love na love kanilang dalawa. Love nila ako. Nandito sila sa tabi ko. Wala naman sila. Ayaw ko. Bakit yung ibang kids may dadit mami? Ba't ako wala? Mag-pray na lang ka kay Jesus, ha? Lagi naman ako nag-pray kay Jesus, pero wala din naman nangyayari. Lagi galit si mami kay daddy. Stop crying. Ah, you like to eat cereal? Let's go to the kitchens. I will prepare juice, everything. Come on, come on, you like. Magturo lang ka doon. Stop crying na. You may be her father, but I'm sorry to say this. Sa mata ng batas, hindi mo anak si Cresita. Lalo pat di naman talaga ako kasal ni Marimar. At kung nanaisin ni Marimar na huwag ipakita sa'yo ang bata, karapatan niyang gawin yun dahil siya nag-iisang magulang ni Cresita. Seryo, wala kang kalaban-laban sa kanya. Hindi. Dahil anak ko si Cruzita at ngayon wala akong pakialam sa batas. Kung sa ayaw at sa gusto ni Marimar, paglalaban kong karapatan ko sa kanya. Anak ko si Cruzita at ako ang tatay niya. Senyora, pinagpuyatan ng buong legal department ng Ramiram Real Estates ang kontratang ito, so that we could close our deal as soon as possible. Lahat ba atat na atat kayo na kunin tong resort na to? Tuloy nga nagdadalawang isip ako. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang dahilan nyo? Senyora, maganda ang location. And with some renovations, malaki ang posibilidad na umunla dito. Eh kung ganun din lang pala, eh hindi ko na lang siya ibibenta. Ako na lang magpaparenovate nito. Hello, Inocencia. Nakalabas na si Seryo sa kulungan. At narinig ko na may kinakausap siya, abogado. Abogado? Bakit nakikipag-usap sa abogado? Desidido na kasi si Seryo na patunayan na anak niya si Cruzita. At ang sabi ng abogado, pwede daw mangyari sa pamamagitan ng DNA testing. At oras daw na mapatunayan ni Seryo na siyang ama ni Cruzita, may laban daw siya sa kaso. Iloilo will be selling your delicious food, service, and various food merchants will sell regional delicacies such as bangus, lechon, chinese. Tsaga talaga ni Dr. Ria sa pasyente na, no? Yung boyfriend niya nung college, na-coma rin. Eh walang pera, kaya tinigil yung life support system. Kaya siguro supportive siya sa pasyente niya. Baka naalala niya yung nagkikaso ng boyfriend niya namatay. Malamang. Saka naman kukuha ng pera para maayos ang resort. Senyora, marami ng utang ang kumpanya. Halos nasaid mo na nga ang kapital nito. Nagdadalawang isip ka ba kung ibebenta mo ang majority shares ng kumpanya? Oo. Parang may pumipigil sa akin eh. Parang ayoko nang ibenta yung Villa Santibanez. Talagang kinakalaban ako ni Seryo. Kung akala niya, hahayaan ko siyang maagaw niya sa akin si Cruzita. Nagkakamali siya. Pero Bella, mahal ni Seryo si Cruzita. At nakikita ko ang hangarin niya maging ama sa kanya. Inocencia, sinira ni Seryo ang buhay ko. Hindi
ko mapapayagan na sirain din niya ang buhay ng anak ko. Kaya magdemanda man siya sa kahit anong korte, hindi ako natatakot na harapin siya. Sige na, Bella. Diyan na lang tayo mag-usap sa bahay. Maraming salamat sa impormasyon mo. Mabuti na lang at nandiyan ka. Masa talaga kayo. Sige, sige. Bye-bye. Ba nakapag-desisyon ka na? Di ba nag-usap na tayo? Bakit? Pwede naman ako magbago ng isip, hindi ba? Look, you're wasting my time. Ayoko makipag-usap sa mga taong malabo kausap. I have far better things to do, so I'm leaving. At sasabihin ko na lang sa boss ko na hindi natuloy ang ating transaction today. Sandali. Good day. Kanina, minamadali mo ako na pumirma dyan. So ngayon, naalis ka. Labo ka rin na. Akin ay kontrata. $20 million ba talaga ang muling tawad niyo? We have given you a very generous offer, senyora. Actually, pwede naman namin hintayin na magsara ang inyong kumpanya at bilhin na lang sa bangko. But as an act of goodwill, my boss, the president of Ramiram Real Estate, decided to deal directly with you. Walpen. Hindi mo ba muna babasahin yung kontrata? Kapal nito, hindi na. And hindi naman siguro ako lolokoy ng Ramiram Real Estate, diba? Na boss mo. Good. Okay, I will just have this notarized and I'll send you your copy. Wait. Yung check. Yes. Your manager's check is here. Teka. 300,000 lang to. 20 million ang usapan natin. Si Crusita. Ngayon, natuog na. Eh, nakatulogan ng pag-iyak. Inday, naawa kasi ako sa anak ni mo eh. Kaya nakita na ako na affected siya eh. Affected siya sa away ninyo, ni Sir Sirio. Makiusap lang ako, Inday, request please. Huwag niyong idamay ang bata sa away ninyong duha. Corazon, alam ng Diyos na hindi ko gustong idamay si Crusita sa away namin ni Sirio. Pero ano? Ano magagawa ko? Pilit ginugulo ni Sirio ang buhay namin mag-ina. Eh, bakit dili na lang ka mampayag na maghati mong duha? Maghati kayo kay Crusita. Total, parents din siya eh. Parents siya. Ni Crusita. Sir, pinapatawag niyo daw po ako. Naupo ka. Kailan pa kayo naging magkaibigan ni Marimar? Sir, hindi ko mo maintindihan yung tanong niyo. Narinig ko nag-uusap kayo sa telepono. Kailan? Sir, kasi... Ano? Kailan? Huwag mo nang dagdagampang sa sinungaling mo! 20 million nga ang pinambili namin ng kumpanya. Senyora, ayon sa kasunduan, ibabawas sa 20 million ang lahat ng utang ng Via Santibanez sa supplier at sa banko para malinis ang pasok ng bagong may-ari ng kumpanya. Yes, we have computed all the debts of Santibanez Corporation. At ang utang po ninyo ay 19,700,000, kaya iyan na lang po ang halagang natira para sa inyo. Magkadugo
magulang sila yun lang. Kailan ba siya naging ama ni Crosita? Nasaan siya ng mga panahon kailangan namin siya? Inday, dili alam ni Sir Sirio nga Montes ka noon eh. Dili ni alam nga pregnant ka. Pero kung alam niya yun, dili siya mag-alis. Wala nga siyang intensyon magkaanak kaming dalawa eh. Di wala nga siyang balak pakasalan ako eh. Ano ba tingin niya sa akin? Na isa na ako kasangkapan? Na pagkatapos niya gamitin, ano? Itatapon niya na sa tabi-tabi. Walang kwentang lalaki yan si Sergio. At kahit kailan, hindi dapat siya kilalanin ng anak ko bilang ama. Inday, naiintindihan na ako ang galit nimo kay Sir Sergio. Dili ka nag-isip sa pangailangan ng anak nimo? Hindi mo naman ako maiintindihan eh. Di ayokong makita si Sergio. Di ayokong makita magkasama sila ng anak ko. Hindi naman tayo. Paulit-ulit lang tayo, Corazon. Alam na ako. Dili magtigil si Sir Sergio. Sasabihin sa akin lahat ni Inocencia, lahat ng binabalak ko sa'yo. Kaya ko naman binabalak mo. Paghahandaan ko lang. Sir, aamin na ako. Magkasabot kayo ni Marimar laban sa akin. Ano aminin mo? Tama ka. Magkaibigan nga kami ni Marimar. Noong unang luwas niya dito sa Maynila, tinadhana na pagkakataon na magkita kami ulit. Ako ang tumulong sa kanya na magbagong buhay. Tapos nung naging aldama na siya, ako naman yung tinulungan niya. Kaya ka nagtrabaho dito sa akin para mag-spia sa akin. Ha? Saan pupunta? Ano, mag-iisip ka ng bago mong palusot? Tinuring kitang bilang kaibigan, Inocencia. Niminsan, wala akong ginawang masama sa'yo. Paano mo nagawa sa akin to, ha? Hindi ko maintindihan. Sir, patawarin niyo ako. Hindi ko naman gustong lokohin kayo, eh. Malaki lang kasi yung utang na loob ko kay Marimar. Hindi ko kasi mahindihan ang pakiusap ni... I'm so sorry. I'm sorry, sir. Ayan lang yon. Akala ko buong 20 million mapapasakit. Wala talaga kayong kaalam-alam sa negosyo, senyora, no? No wonder, bumagsak ang kumpanya. Anyway, it was a pleasure doing business with you, attorney. Thank you very much. At siguradong matutuwa ang boss ko pag nalaman niyang sa kanya na ang pila sa Divanes. Kailan ko ba makikilala ang boss mo? Baka naman pwedeng humingi ng padagdag sa kanya. Magkikita rin kayo. Baka nga madagdagan pa yan eh. Actually, gustong-gusto kanya rin makita. Good. She almost changed her mind. Yun pala, pinapataas lang niya ang presyo niya. Hindi niya ba ako pinagdududahan? Hindi ba siya naghihinala tungkol sa akin? I don't think she even thought na maaaring ikaw ang owner ng Ramiram Real Estate. Actually, mas importante pa sa kanya makuha niya ang pera niya kaagad. And she did say that she's very much interested in meeting you. Mabuti naman kung gano'n. Pwes, hindi ko siya bibiguin. Ihanda mo lahat ng kailangan ko sa pagpunta ko sa San Martin. Oras na para malaman ni Angelica at lahat ng mga taga roon kung sino ang bagong may-ari ng Villas at Divanes. Monica! Wow, ang dami mo namang pinamili, friend. Siyempre naman, masarap sobra mag-shopping. Hindi mo man lang ako sinama. Ay, oo nga. Hindi bala next time isasama kita para meron naman akong tagabuhat. Bakit? Nakuha mo na ba yung mga datong?
Oo, obvious ba? Nag-shopping na nga ako, di ba? Pero alam mo, sad ako eh, kasi hindi ganun kalaki nakuha ko, barya lang. Dahil binawas yung utang ng kumpanya. Eh bakit ba? Ngayong binenta mo na tong kumpanya, wala ka ng shares at all? Alam mo, okay lang yun kasi wala naman ako hilig sa negosyo eh, di ba? Sakit lang sa ulo yan. So, ang ibig sabihin, hindi na ikaw umiari ng kumpanya, hindi na ikaw umiari ng Villa Santibanez, at hindi na rin sa itong resort? Oh, parang ganun na nga, pero alam mo, okay lang yun kasi sa papel lang nakalagay yun, no? Sa totoong buhay, ako pa rin naman ang Reyna. Iakit mo na yung mga yan. Sige. Pasukat na rin, friend, ha? Hoy, pwede. Sige na. Monica! Pulgoso, bakit kailangan kasama ka pa ni Marimar? Diyos mio, Fifi. Tinatanong pa ba yan? Marimar needs me. I'm her best friend, okay? And bakit hindi niya rin ako isama? Dahil hindi kayo close. At saka, mabuting dito ka na lang para may makalaro naman si Crusita. Huwag ka mag-alala. Pasasalubungan kita ng talangka. Ew. I don't eat talangka. Lobster na lang. Ilang araw din ako mawawala. Gusto ko sana isama si Crusita, kaso mainip lang siya dun eh. Tatawag na lang ako dito. At kung may problema, alam niyo naman kung saan ako tatawagan, hindi ba? Panatag ang loob na iwanan si Crusita sa'yo dahil kung hindi mo siya pababayaan. Natutuwa ako, Atty. Na sa wakas, pakikilala ko na rin ang boss mo. Ano, bibigyan daw ba ako ng extra? Oo daw. Malaki ang ibibigay sa yung extra. Nakakatuwa naman yung boss mo. Hayaan mo, ihahanda ako ang Villa Santibanez para mabigyan siya ng proper welcome. Bantayan mo maigi si Crusita. At kung maaari, huwag mo nang papalabasin ang bahay. Alam mo naman kung bakit. Kuros, pasensya ka na. Sana naiintindihan mo ako. Nai-miss kita. Nai-miss mo ako. Yes, Mama. I love you, Anna. I love you too, Mommy. Sabihin mo sa mga trabahante natin na maglinis ng buong resort. Ayokong mapahiya sa bisita ko. Ano? Kumilos ka na. And how exciting naman yan. Ngayon makikilala na natin ang bagong may-ari ng Villa Santibanez. I want to make a good impression para mahulog ang loob niya sa akin. Nang sa ganun, madali ko siyang mauuto-uto. Parang ikaw. Daya, when's Mommy coming back? Soon. Soon, Baby Gil. You want to play with your dolls? I miss my mommy. I miss my daddy. Sige. Doon na lang tayo makita. Okay, bye-bye. Corazon, bisa mo si Crusita. May pupuntahan tayo. O yung bulaklak, ano ba? Ipatong mo na dito. Bilis, bilis. Lagay mo dito isa. O ano ba? Kanina ka pa dyan. Perfecta. Ma'am?
Nalinis mo na ba yung executive suites? Kasi doon ko patutuloyin yung bisita ko. Opo, ma'am. Sigurado ka? Kapag ako may nakitang alikabok doon, ingungudgod ko yung mukha mo doon. Opo, ma'am. Mabuti. Tayin ako ng wine. Nasaan? Attorney, bakit ikaw lang? Nasaan yung boss mo? Parating na siya. Talaga? O sige, kumilos na kayo. Pumasa na kayo lahat. Pumasa na kayo. Monica. Pwesto, pwesto! Yan, King! Nasaan na? Inusensya, ano pang gigawa natin dito? Hindi ba kabilin-bilin na ni Ma'am Bilya nga? Huwag ngang lumabas ng bahay itong si Cruzeta eh. Sandali lang naman tayo, Corazon ah. Saan tayo pupunta? Meron kasing gustong makipagkita sa'yo. Ayun siya oh. Daddy! Cruzeta! Kahit ano pa mangyari, magkikita at magkikita tayo. Ha? Where's my kiss? Where's my kiss? Where's my kiss? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfecta. Ma. Kamusta na ang Villa Santibanes? Natabaho po. So now you'll meet my boss, the president of Ramiram Real Estate, and the new owner of Villa Santibanes. Ginagawa ng mabahing to dito. Ay. Magkakaroon pa yata ng away dito. Marimar, kampi ako sa'yo.
siya ang boss ko. Siya ang bumili ng company shares mo. Gusto mo daw akong makilala niyo? Ngayon, nandito na ako. O bakit para namumutla kayong dalawa? Ang surprise ko for you? Yes, Tita Inosensya. Salamat, Inosensya. Sir, sige. Wala yan. Ginagawa ko lang sa tingin ko tama. Ah, Daddy Bangka. Let's go. Bakit mo ito gigawa? Ang sasabihin ni mong Bilya? Akala ko na ako magkakampi mo. At naghanda ka pa pala para i-welcome ako. How sweet. Hindi para sa iyo to. At para kanino? Hindi ba't naghanda ka para sa taong bumili ng kumpanya mo? At ako yun, Angelica. Ako lang naman ang may-ari ng Ramiram Real Estate. Ramiram? Friend, binaligtad lang na Marimar. Bakit hindi natin naisip yun? Welcome. Tumahimik ka. Hindi ko na binibenta ang kumpanya ko. Binabawi ko na. Nakapirma ka na sa kontrata at nabigay ko na rin ang bayad ko sa'yo. Pwes, ibabalik ko sa'yo ang bayad mo. Eh, friend, di ba nag-gastos mo na yun? Akala na ako, kaibigan niyo si Mang Bilya eh. Bakit ka ron? Ikaw pa ang nagsama kay Sir Sergio para magkita sila ng anak niyan si Cruzeta. Corazon, nalaman kasi ni Sir yung sikreto namin ni Bella. Narinig niya kami nag-uusap. Kaya wala na akong magawa kundi aminin na lang sa kanya. Hiningi ko ang kanyang kapatawaran dahil naging magkasabot kami ni Bella sa panloloko sa kanya. Sir, maintindihan ko kung hindi niyo ako mapapatawad sa ginawa kong kasalanan sa inyo. Pero maniwala kayo, hindi naging madali para sa akin nakasabot si Bella. Puro kabutihan ang pinakita niyo sa akin. Pero sir, hindi dapat ako pumayag na gamitin ni Bella na yung plano niya na laban sa inyo. Patanong sa mo, maniwala ako sa'yo, maawa ako sa'yo dahil nag-iiyak-iyak ka? Ha? Sir, kung may paraan lang na para patunayan ko sa inyo na... Meron! Ano po yun? Hindi mo sasabihin kay Marimar na nabukin ko kayo. Patuloy ka pa rin magtatrabaho sa akin. Pero this time, ako ang tutulungan mo. Tutulungan mo akong makita kong anak mo si Cruzeta. Katapos ng ginawa mo sa akin, try lang ka. Kailangan ako ng anak ko. Kailangan ako ni Cruzeta. Hindi naman ako sang-ayon kay Bella na ilayo niya si Cruzeta sa kanyang tunay na ama. Wala namang kinalaman yung bata eh, sa nakaraan nilang dalawa. Bakit kailangan madamay si Cruzeta sa kanila? Naku, Inosensya. Yan din nga ang question ako kay Mang Bilya eh. Pero ano ba ang gagawa nako? Iyayaman lang ko eh. Ano naman, hindi naman ako pwede mangimasok dyan sa mga decisions na gagawa ni Mang Bilya kay siya pa rin ang nanay ni Cruzeta eh. Pero Corazon, si Sero yung ama. Sabi na tumahimik ka! Kahit maglabas ka pa ng pera, Angelica, which I doubt, hindi na mapupunta sa'yo ang kumpanya. Dahil nakapangalan na sa akin ang kumpanya. At kahit ano pang gawin mo, tanggapin mo na ang katotohanan na ako ang bagong nagmamay-ari ng Villa Santibanez. Makinig kayo sa aking lahat. Alam kong kilalang kilala niyo pati ang dati kong pagkatao. Sa bagay, sino ba namang hindi makakilala sa babaeng taga-isip? Sa mangmang na si Marimar. Sa nakayapak na si Marimar. Hindi ba't minamatay niyo siya noon? Inaalipusta at pinagtatawanan? Pwes, hindi na ako. Hindi na ako si Marimar.
makikilala ninyo akong lahat bilang si Belia Aldama. Pero nga, sa imong gigawa karon, ang tuwa ni mo ngayon, anong mangyayari? Akala ni mo maganda ito, hindi, magalit ni mo si Ma'am Belia. Kay, parang gisira ni mo ang trust niya sa iyo eh. Kaya nga, Corazon eh, isisekreto natin to kay Belia. Corazon, matalik na kaibigan ko si Belia. Ayokong masira yung pagkakaibigan namin dalawa. Ipagtatapat ko rin naman sa kanya eh. Pero hahanap lang ako ng magandang tiyempo. Sige na, Corazon. Oh. Tingnan mo naman si Crusita kung gaano siya kasaya nakasama ang kanyang ama. Diba? Jesus, sige na nga, ma. Sige na nga. Kung hindi lang sa kapakanan ni Cruzeta talaga eh. Sus, sa tanan ng ayaw na ako yung secrets na yan eh. Daddy, na-miss mo ba ako? Hindi lang miss. Miss na miss. Me too, I miss you so much. I keep asking mommy to let me see you pero ayaw. Why is mommy being difficult? Ayaw ba niya ako maging happy? Okay, karun, secret ito. Pero ito lang, inosensya. Kapag magdating ang times talaga na tanungin ko ni Ma'am Belia, talagang sasabihin ako ang tinuoda, yung totoo, sabi ko. Baby, you know what? Meron lang kasi kami mga bagay na hindi nakakapagsundo ng mami mo. Pero inaayos ko na yun. Fixing everything. I wanna make things work. Okay? Pero in the meantime, I want you to love your mommy. You should love her always. Okay? Promise me that. I love her always naman, Daddy. Ikaw, Daddy, love mo rin ba si mommy? Of course. I love your mommy very, very, very. And I love you too. I love both of you. Love ko kayo dalawa. At pagmamay-ari ko ang buong villa, ang resort, ang kumpanya, at ang mansyon ng Santibanes. At sa unang hakbang ko bilang may-ari nito, ipapatago ko lahat ng basura. At ikaw yung basura na yun, Angelica. Kaya binibigyan kita ng isang araw para lisanin ang lugar na ito. At umili, ako mismo ang magtatapos sa basurang dapat mong kalagyan! Hindi mo ako pwedeng palayasin dito. Ikaw ang lumayas dahil ako ang nagmamay-ari ng Villa Santibanes. Bobo! Nabenta mo na sa akin. Pero ang akala ko, parte pa rin ako na magpapatakbo nito. Bobo ka talaga. Meron bang nagbentang may parte pa? Hindi ba't nakasulat yun sa kontrata? Hindi ka ba marunong magbasa? Hindi ba't ikaw ang nagbasa ng sulat sa akin, Iserio? Hayop ka. Hindi mo pwede gawin sa akin ito. Kung gusto mo, pumunta ka na doon sa lecheng limusin mo! Huwag mo na ako guluhin! Ikaw ang lumayas! Yang lupang pinatapakan, yang hanging nilalanghap mo, at lahat ang nakikita mo ngayon, lahat yan, pagmamay-ari ko. Alam mo kung ano sa'yo? Yang damit na suot mo lang. Hindi mo magagawa sa akin to. Ako si Angelica Santibanes. Tinitingala ako. Isa akong Santibanes. Santibanes na mahirap ka sa nagka. Kahit anong sabihin mo man, basura ka pa rin. Basura! Kahit anong sabihin mo, wala nang kwenta. Dahil wala ka ng pera. Wala ka ng pagmamay-ari at wala ka ng saysay sa villa. Hayop ka? Mas hayop ka! Pinakahayop ka sa lahat ng hayop. Tandaan, isang araw lang ang binibigay kong panahon sa'yo. Mag-impake ka na! Hindi ako natatakot sa'yo. Oo naman, ikaw pa. Alam mo kung anong tingin ko sa'yo. Isa ka ng patay. Kaya umalis ka na. Kung ayaw mong tuluyan kitang patayin! Ha! Takpan ang bibig ng babae na yan.
masyadong masaksak. Sino ka ba? Anong pangalan mo? Ano nangyari sa iyo? Nasaan ang pamilya mo? Ang asawa mo, bakit ka na pinabayaan? Umaasa ako na darating ang araw na masasagot mo rin ang mga tanong ko. Sana kumising ka na. Bakit hindi mo inalam kung sino may-ari ng Ramiram Real Estates? Huwag mong ibuntot sa akin ang galit mo, senyora. Tandaan mo, hindi ako ang kalaban mo. Paano na ngayon yan? Pwede ba tayo magdemanda? Hindi pwede mapunta sa kanya tong villa. Senyora, tinanggap mo na yung bayad. Pumirma ka na sa kontrata. Kahit saang korte ka pa humarap, wala kang kaso. Pero hindi niya akong pwedeng palayasin dito. Bahay ko to. Kumpanya lang ang binenta ko sa kanya, no? Ibinenta mo ang lahat ng shares mo sa kumpanya. 70% shares ang pinagbili mo. Marimar is now the new owner of these shares, which makes her the new owner of the company. Katulad ng alam mo na, pag-aari ng kumpanya, ang Villa Santibanez, ang buong resort, pati na rin ang mansyon. Hindi yan pwede mangyari. Senyora, di ba sinabi ko naman sa'yo, basahin mo muna yung kontrata bago ka pumirma? Hindi ba ikaw ang abogado? Dapat ikaw ang nagpapaliwanag sa'kin ng mga bagay na yan. Atoy, ano nang gagawin ko ngayon? Wala na akong pera. Wala akong matitirahan. Meron ka pa namang pera, di ba? Wala na akong pera. Ito na lang natitira sa akin. Lahat ng alahas ko, ibinayad ko na doon sa utang ko sa kasino. Hayop na Marimar na yon. Plinano niya talagang lahat. Walang hiya siya. Dok, pinapatawag po kayo ng Dr. Season. Sabi niya, sunod lang. Apple mo? Ayan. Teka. Punasan natin yan. Dito? Ayan ka! Dito na lang. Yeah. Asan yung apple? Asan na yung apple? Asan yung apple? Ayan! Okay. Yung kutsilya. Hello? Hello, Inesensya. Nandito pa ako. Alam mo bang gulat na gulat si Angelica nung makita niya na ako ang buwin ng kumpanya niya? At talaga, mabuti naman at maayos ang pagbiyahe mo papunta dyan. Oo naman, wala naman ako naging problema. Kamusta na nga pala si Crusita? Si Crusita? Okay naman si Crusita. Huwag kang mag-alala, Belia. Hindi namin pababayaan ni Corazon ng anak mo. Naniniwala ako na walang masamang mangyayari sa anak ko kapag nandyan siya sa'yo. Dahil kahit wala ako dyan, alam kong ligtas ang anak ko. Sige. Sige, mag-iingat ka. Sige.